bigat yung gearbox ni Nanway. Isunda sa dalawa. Ang 1, 2, 3. Ang naka-reverse bearing ni Mas. So, yun ni Nanway. Ito naman kay na case. Sisan. So yan mga paps, bago tayo magsimula, shoutout ko lang yung mga nag-request na paggawain tong dalawa na to. Siyempre, isang pagbati kay Jason Zamora, Nino Gabieta, kay Bicha Paps, kay Jess Graves. Siyempre, ang aking kumpare na si Boy Kalikot, yan, vlogger din yan eh. Kasama rin ang sakupang kumpare na si Pini Caro, yan, vlogger din yan, mga yan. Mga papsada, wala akong nakalimutan. Pero may shoutout tayo sa huli lahat ng mga nagkomento. Ito na mga paps, yung request nyo na ano, pag-awayin natin no, si Nanway tsaka tong si Mastul. Ito si Nanway. Ito naman si Mastul. So yan, pareho na silang ano, gusgusin. So yan yung forma nilang dalawa para silang ano ah, parang magsusuntukan. So hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Umpisa na lang natin kung sino yung mas malaki. Sa sukat tayo mag-uumpisa. So ito mga paps, pagdating sa haba ba si Mastul. Dito pagdating naman sa taas, mas mataas si Mastul. Ayan, pareho silang walang baterya para masukat natin ang gusto. Dito naman tayo, dumako kay Mastul. Ang torque settings ni Mastul, meron siyang 1, 2, 3. Ayan, torque setting yan. Gumagana lang naman niya sa pahigpit. Siyempre, dito naman tayo kay Nanway. Ang torque setting niya, meron siyang high and low. Ayun. Balik tayo dito kay Nanway. Reverse setting naman yung reverse kung meron siyang auto brake or auto stop. Ayan, naka-reverse na yan. Ayun, namatay yung ilaw. So, yun, dire-diretso. So, yun, umilaw. Tingnan natin, auto stop. So yun, meron siyang auto stop. Ginagamit kasi yan pag ano, halimbawa magche-change oil ka sa ano, sa crankcase no, para hindi ka agad matanggal yung tornilyo. Kasi pag natanggal yun, syempre tatapon yung ano mo, langis. O kaya sa scaffolding, sa mataas kang lugar, hindi malalaglag yung tornilyo mo. Dito tayo kay Mastul, naka-reverse. So hindi ganong kita kasi yung ilaw nito eh. Ayun, namatay yung ilaw. Dire-diretso pa rin. Ayun, sumindi. So yun, wala siyang ano, auto brake no, or auto stop. Hindi ko alam kung sira o ano eh. Ngayon pa lang. At syempre, yung isa sa pinaka-importante, yung kanyang LED. Ayan, yung LED niya. Kasi importante yan, lalo na kapag meron kang ginagapang sa dilim. Check din natin yung kanilang appearance. Bahala na kayo ano, kung sino yung mas maganda sa dalawa. So dito naman tayo. Ang tanong, sino nga ba yung mas mabigat sa kanilang dalawa? Siyempre, ano natin yan. Ano ba gusto nyo? Titimbangin o kikiluhin? Gusto nyo kikiluhi talaga o, parang medyo bastos yun ha. Alam nyo mga paps, batay dito sa YT analytics ko, 15% na kababaihan nanonood sa ating channel. Yung the rest puro ano na yun, puro lalaki. Lahin natin si Nanway. Siyempre walang baterya kasi yung baterya niya ano yan, iba-iba yung bigat. So yun ang bigat ni Nanway. Meron siyang 1,625 grams.
check din naman natin tong si Mastul. So yun, si Mastul meron siyang 1,777 grams. Mas mabigat si si Mastul. Ayun lang, di ko alam kung bakit. Siyempre, para kompleto ang ating review, titignan natin yung kanilang laman loob. Ito na mga paps, yung kanilang laman loob. So yung control board, ito, mukha namang pareho, pero meron to kasi 1, 2, 3, high and low. Meron siyang auto stop, may gumabasa. Ayan, sa trigger switch, no, maximum ng 42 volts. Parehas lang sila ni, ni Nanway. Maximum ng 42 volts, 0.2 amps sa trigger switch. Pagdating naman sa brushless motor, mas malaki si Mastul. Mas marami siyang fan blades. Mas konti yung kay Nanway. Siyempre, sukatin natin si Mastul. Yan si Mastul, 51.7 millimeters si Mastul. Si Nanway, ayun, meron siyang 49.7 millimeter. Dun yung diameter ng kanilang brushless motor. Dito naman tayo sa height ng motor kay kay Mastul. Ayan, meron siyang 20 mm. Dito naman kay Nanway, meron din siyang 20 mm. Ito naman yung LED ni Mastul. So, maliit. Yung LED ni Nanway, malaki. Dito naman sa gearbox ni Mastul tsaka gearbox ni Nanway. So, physically magkaiba talaga. Obvious naman silang magkaiba ng itsura. Dito naman tayo sa brushless motor. Parehas lang naman na magkasingkapal yung kanilang tanso. Ang pinagkaiba, mas malaki yung bearing ni Mastul compare mo kay Nanway. Dito naman tayo sa gearbox. Gusto nyo? Titimbangin o kikiluhin? Ayun, no? Kikiluhin talaga yung gusto nyo. Kayo, ha? So, unahin ko lang to si bato, nakakalimutan ko tuloy pangalan nito, si Nanway gearbox. Ayun, meron siya 965 grams. Almost 1 kilo na gearbox pa lang, no? Kaya ang lalakas nito, eh. Etong si Mastul, so yun, meron siyang 950 grams. So yun, mas mabigat yung gearbox ni Nanway. Ito naman yung kanilang hammer, mga paps. Parehong-pareho naman sila ng sukat. Ang pinagkaiba lang, tapered tong si Nanway. Ito may kanto si Mastul. Ito mga paps, yung hammer ni Nanway, wala siyang case. 615 grams. Ayan, malagkit. Ito naman, hammer ni Mastul, walang case. Ayan, baka palagdag. Ayan, 621 grams. Mabigat lang siya ng konti. Baka naparami lang yung aking grasa. Sa tingin ko parehas lang to. Dito naman tayo sa ilalim nung gearbox. Pinakatakit. Ayan. 133 grams si Nanway. Ayun. Mas mabigat si Nanway. So, yun mga paps. Nakita nyo yung laman loob nitong dalawa na to. Mas malaki yung brushless motor ni Mastul kay Nanway. Akala ko kasi dati parehas lang sila ng motor. So meron pala silang pinagkaiba. Siyempre rin tayo, magsa-sound check. Ayan, Nanway.
Yun. Mastol, sound check. So yun mga paps, narinig nyo. Sa tingin ko, alam nyo na kung sino yung mas malakas sa kanilang dalawa. Naman mga paps, mag-check tayo ng airflow ng impact wrench. Siyempre yung tissue dapat nasa gitna ng impact wrench. So yan, airflow check. Check natin next si Nanoy. So yun ay matanggal. So ganun din, nasa gitna ng impact wrench yung pinaka-tissue. Yan. So airflow check, runway. So yan mga paps, dito muna tayo magte-test sa gulong ng SUV. Siyempre gagamit tayo ng torque wrench. Isasagad ko na ng 150. Ayun, ang tigas. Dito pa lang, matigas na eh. Siyempre, habang tinataas mo yung torque, tumitigas yung spring kasi dyan sa loob eh. Ay, grabe, hindi ko na maikot sa tigas. Ayan, sana malinaw. Ayun, kita naman, no? Ayan, sagad siya ng 150. Itong zero, tatapat mo siya ron sa guhit na 150. So ito, kung mapupunan nyo, merong dalawang pintura na kulay puti. Diyan tayo maghihigpit ng 150 foot-pounds. So yan mga paps, yung 150 hindi biro yan, napaka-higpit talaga yan. Ginagamit nga yan sa pag-higpit ng main bearing ng makina. Ayan, siyempre wala tayong cut. So ito parehas na to, ginage ko na parehas full charge. So yan, 3 bars. Ayan, 3 bars din. Gahin na natin to si Mastol. So yan si Mastol, 150 foot-pounds ako. Medyo inihingal ako. Mastol. So yan, mabilis lang sa kanya yung 150. Test natin itong si Nanoy. Yan, walang cut. Nanoy, 150 foot-pounds. So, yun. Ayun, medyo hiningal ako, no? Medyo mahirap kapag nagkakaedad na. So yan mga paps, yung 150 na yan. Kaya rin na yan, yung LB dyan, yung maliit. Tsaka yung maliit na non-way. Kaya niya yung 150. Medyo medyo matagal lang. At least kaya. Siyempre, itong malalaki, talaga mabilis, malaki yan. Igpitan ko lang to mga paps, baka makakalimutan. Yun, ito mga paps, dito tayo magte-test cylinder head bolt ng C240 engine. Napakahirap luwagan yan mga paps kapag
yung top overhaul lang yung hindi mo ibababa yung makina. Dito ka magluluwag, ako hirap na hirap ako dyan, kaya malaking tulong talaga yung impact wrench. Ang gagawin na lang natin ano, alternate no, yung pagluluwag. Pero mali yun, kasi pag binubuo yan, ano yan eh, yung expanding triangle yung pagigpit yan eh. So magsisimula ka sa gitna, pa palayo ng palayo, kasi pag hinigpitan mo lang isa-isa yan dire-diretso, mabebengkong yung cylinder head mo. So ganun din vice versa kung luluwagan mo siya, ano naman yun, pabalik. Dito ka magsisimula sa pinakamalayo, pag ganun, pag ganito, pag ganun, yun, etc. Hanggang sa pumunta ka sa gitna, ganun yung tamang ano yun, pagluluwag. Pero to okay lang na dire-diretso yung pagluwag natin. Total naman naka-junk na tong makina na to. So yan mga paps, mag-test na tayo. Unahin naman natin tong si Nanway. So yun, yakang-yakan ni Nanway. Mas tool. So yun, kayang-kaya rin. Next, Nanway ulit. So yun, may portion na matigas. Posibleng ano to, nakatikim ng overheat. Skip muna natin to. Next natin tong kabila. So yun, kaya-kaya. So yung hindi kinaya ni Nanway, itatry naman natin si Mass Tool. So yun, hindi rin kaya, sobrang higpit niyan. Malamang ano yan, yung tornilyo sa loob corroded. So tuloy ang ligaya. Next si Nanway. So yun, kaya din. Next si Mastool. Ayun, medyo hirap yung umabot. So yun, kaya rin mga paps. Lipat tayo ng ibang ano, duluwagan. So dito naman tayo mga paps, ano, diferensya ng Isuzu, ang size nito, ano yan, 841. Alam ng mga ano yan, mekaniko. So ngayon, nahihin naman natin si Mastool. Ang size nito, 22. Mastool. Ayun, ang kaya. Stuck yan. Hindi pa yan naluluwagan. Si Nanway. Ayun, kayang kaya rin. So, Nanway uli sa kabila. Yung paluwag. Ayun, kayang kaya. Ayun, tumuob si Mastool, buhay pa. So, Mastool naman. Ayun, kayang-kaya. So, yun, hindi ko na alam kung saan tayo magtetest, mga paps, no? Ay, eto yung, ano nito? Malaking tornilyo nito sa harap. Hindi ko lang alam kung meron ako ang sakit nito, eh. Ay, maluwag na, may nagluwag ng tornilyo. Hindi natin matetes. So, ayan. May kumakoy ng tornilyo nito. Test na lang natin U-bolt. Sa U-bolt tayo. Ano yan? Puro kalawak. Dito naman tayo, mga paps, sa ano, U-bolt. Ito, pag niluluwagan namin yan, ginagamitan namin ng tubo. Napakahigpit, ay napakahirap luwagan nito. Alam na alam yan ng mga mekaniko. Kaya ginagawa namin dyan dati, kinakating na namin to, no, para hindi na kami mahirapan. So ngayon nakukuha na namin to ng buo. Basta maganda pa yung thread,
papalitan namin ng nut na ibabalik na namin yung dati. Hindi tulad noon talagang kaysa mahirapan pa, putulin mo na lang ito nung wala pang impact wrench na malalakas. So check na natin. Ayun, ano yung size? 19. Nahin naman natin itong si ano, si Mastub na. Mas tool, paluwag. Kaya. So, hindi ko na itutuloy. Nakita nyo umangat yung spring. Yung buwili. Try natin itong si Nanway. Nanway. Ay, hindi. Nakita ba sa camera? Ayun, Nanway. Nakahiga kasi ako mga paps, kaya hindi ko ganun. Ayan, Nanway. So, kaya rin, no? Eh, mahirap talaga yan. Alam yan ng mga mekaniko. So, ayan mga paps, no? Hindi ko na alam kung saan pa tayo magtetest. Napapagod na ako. Kayo na yung bahala magdesisyon. Ito pa mga paps, pahabol, hanger ng muwele. Test din natin ano pang size na ito. Ayan, luma-luma, puro pa ano to. Puro lupa. Ayan, 24. 24 yung size. So, unahin naman natin itong si ano. Si Nanway. Ayun, medyo mahirap pa. Ayan, Nanway, hanger, no? Hanger ball. Paluwag. So, kaya, umikot. Next natin si ano. Ayan, mahirap din, ano yan? Yung hinayupak na yan, mahirap din luwagan kapag mano-mano. Naman si Mastul. Ayan, Mastul. Hanger bolt. So, ganun din kaya. Wala tayong magagawa. Kaya niya lahat. So, yun. Ako'y napapagod na mga paps na. So, ito na mga paps. Mag-shoutout muna tayo. Siyempre, isang pagbati kay Mar Arevalo, kay Piti Caron Santos, Ryan John, kay Michael Bascan, kay Jansky, Michael, kay Boss RJ, kay ano to, mabasa, Evgeny Ramirez, kay Boy Kalikot, yan si Boy Kalikot, Alan Barmeto, yan Boy Kalikot uli, kay Kirby, Y-Trend TV, Ian Karina, yan kay Boss RJ, Mar Arevalo, sino na sa inyo mabasa si Rito Chit, yun yan, kumpare ko si Pili Karong. So yun mga paps, hanggang sa muli, dito na natatapos ang ating vlog for today. Salamat.